Performance ni Kay Soto umangat na naman at kita yan sa kanyang stats. Nagpakita si Kay ng mga plays sa pagkuha ng mga rebound, kaya naman 12 rebounds ang nagawa niya sa kanilang huling laro at ngayon naman ay makakalaban nila ang San Antonio Phoenix. Nagustuhan natin ang performance ni Kay Soto sa huling niyang laro at nagkaroon nga siya ng magandang stats at pwedeng ito na naman ang simula ng sunod-sunod na pag-angat ng kanyang laro. Nakita rin natin yung big man plays ni Kay Soto laban sa malalapad at malalakas na mga imports. Kagaya na lamang dito, kita naman na talagang pinisikal niya ang big man ng kabilang team, konting post moves mas nakalapit sa basket at bumitaw ng isang paboard na tira. Ganun ulit sa play na ito, gumamit ng lakas itong si Kai, may body contact para makagawa ng konting space at isa na namang inside play ang kanyang naipakita. Nagkakaroon nga ng improvement sa strength o lakas si Kaiju at bunga na rin ito ng kanyang patuloy na ensayo at pagtutok na rin niya sa kanyang strength and conditioning training. Makakalaban nga ng Yokohama Bicor ang team ng San Antonio Phoenix at ito ang kanilang next game. Team na kinabibilangan ni Kai Soto laban sa team na kinabibilangan ni Terdi Ravenna, isang magandang laban. Number 1 ang San Antonio Phoenix sa Naka District na merong 41-10 record, nangangahulugan na malakas ang team na ito. Imports nila na nasa listahan ng lineup ay sina Yanti Maiten, Cody Clark at Dave Dudzinski. At mabigat-bigat na naman ito para kay Kai Soto bilang last line ng depensa. Yanti Maiten, isa sa mabigat na player ng San Antonio Phoenix, nakilala bilang isang player ng Miami Heat sa NBA. Malakas-lakas ang player na ito dahil nasa 27 years old pa lamang siya at naglalaro sa power forward position. Hindi biro ang lakas ng player na ito, nababantayan ni Kai sa loob ng paint, pero Kai Soto naman nagpapakita ng galing sa loob ng paint bilang isang big man. Nakakatiyak tayo, napapalagan niya ang player na ito gamit ang kanyang height at skill sa opensa at depensa bilang isang big man. Nandito rin si Cody Clark, isang dating player ng Boston Celtics, isang forward at siya ang isa sa top player ng San Antonio Phoenix sa pagpuntos at rebound. Macha-challenge talaga ang kakayahan ni Kai bilang isang sentro sa larong ito at kung magagawa ba niya ulit na makakuha ng double-double na stat line laban sa mga players na ito. Dave Dudzinski, isa rin sa import ng San Antonio Phoenix na magbibigay ng sakit ng ulo para sa team ng Yokohama. Malalakas nga rin ang mga import ng San Antonio Phoenix kaya hindi rin ganoon kadali ang double-double na stats para kay Kai Soto, pero kung magawa nga ni Kai na makakuha ulit ng double-double na stats sa larong ito ay tsak na mapapansin na naman ito ng mga scouts at mga fans. Ibang klase nga rin ang mga rebound plays na nagawa ni Kai Soto sa huli nilang laro at kapansin-pansin ang magandang pagpwesto nito. Nagsipag nga rin sa pag-box out itong si Kai Soto, kaya naman 12 rebounds ang kanyang nagawa laban sa team ng Shinshu Brave Warriors. Kung magkakaroon nga ulit ng magandang playing time si Kai laban sa team ng San Antonio Phoenix ay hindi nga malayo na makapagtalo ulit siya ng magandang stats laban sa mga malalakas na mga players. Mahaba-haba pa ang Japan B1 B-League stint ni Kai at samay pa ang huling laro nila, at pagkatapos naman nito ay ang susunod para kay Kai Soto ay ang Olympic qualifiers sa NBA Summer League.